para sa mga headlines. Weather forecast. Maganda sa matinding dry season dahil sa nagbabala ang pag-asa sa nagniningas na temperatura, baka ipagliban ang pagdating ng pag-ulan dahil sa El Niño. In local news, ang isang opisyal ng kalusugan ay nagbibigay ng paglilinaw sa sitwasyon ng pertussis sa oro. Ang mga nasa likod ng pag-iwas sa mga smuggled na sasakyan ay maharap sa mga kaso dahil sa paglabag sa CMTA ayon sa BOC. Ang Provisional Regional Office 10 ay nakatuon sa kapistahan ng Divine Mercy ng El Salvador City at Kamulan Festival ng Bukidnon. Labag ba sa batas ang pangalan Clarexville para sa proyektong pabahay ng gobyerno? For the local news, ang mga opisyal ng DNR ay naharap sa pagsisiyasat tungkol sa mga konstruksyon sa loob ng mga protektadong lugar. Hinikayat ang DPWH na suriin muli ang mga desisyon o disenyo ng gusali ng paralan dahil sa mainit na panahon. International news, ang Taiwan ay nakikipagbuno sa resulta ng pinakamahalagang lindol nito sa loob ng 25 taon na inilarawan bilang isang gumuhong bundok. Para sa entertainment, naging trending topic ang Kat Den dahil tumanggap si Catherine ng mga bulaklak mula kay Alvin. Pumasok na ba si Sara Labate sa isang bagong relasyon? Sagot ng aktres. Sports, si Elren Ando ay nakakuha ng pwesto sa Olympics na bigo si Hedelyn Diaz na maging kwalipikado. Sa PBA, si Calvin Abueva ay tatanggap ng isang larong suspension at multang 20,000 pesos para sa pagkumpas ng kanyang gitnang daliri. Para sa international feature, official na idiniklara ng Forbes si Taylor Swift bilang isang bilyonaryo. National feature, magpakasawa sa lutuing Pilipino sa bagong destinasyong pagkain na ito, experience ito mismo. Trivia, ang kasaysayan ng kinta. Good morning, Philippines. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang iyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast. Ang Easterlies kasama ang isang tagaytay ng high pressure area ay inasahang magudyok ng kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa PAGASA, ang Easterlies ay makakaapekto sa Visayas at Mindanao habang ang isang tagaytay ng High Pressure Area o HPA ay aabot sa silangang bahagi ng Northern Luzon, asahan ng Davao Region at Soccsayan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa Easterlies na posibleng mauwi sa flash flood o landslide mula sa katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dahil sa Easterlies at localized thunderstorms na nagdudulot din ng panganib ng flash floods o landslides sa panahon ng matinding pagkulog. Particular na ang heat index sa Metro Manila na umabot sa 41 degrees Celsius sa NAIA Pasay City Station at 39 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City. Pinapayuhan ang publiko na mag-ingat tulad ng paglilimita sa mga aktibidad sa labas. Mapanatiling hydrated pagsusuot ng angkop na damit at pag-schedule sa mga masipag na aktibidad sa mas malamig na oras ng araw. Ilang lugar ang inaasahang makakaranas ng heat index na 42 degrees Celsius habang ang bilis ng hangin sa buong bansa ay inaasahang magiging mahina hanggang sa katamtaman na may mga baybaying tubig mula sa mahina hanggang sa katamtaman din.
For the local news, isang opisyal ng kalusugan ang nagbibigay ng paglilinaw sa sitwasyon ng pertosis sa oro. Bilang tunggoon sa mga kumakalat na post sa social media tungkol sa pertosis, naglabas ng pahayag ang City Health Office ng Cagayan de Oro na tumutugon sa sitwasyon. Nilinaw ni City Health Officer Rachel Dabadilla na sa kasalukuyan ay walang outbreak ng pertosis sa lugar sa pamamagitan ng mahigpit na kahulugan, bagamat tumataas ang bilang ng mga kaso. Ang tanggapan sa pakikipagtulungan ng Department of Health ay nagkumpirma ng 2 suspect na kaso ng 1 kumpirmadong kaso. Inihimok ang publiko na sundin ang wastong etika sa pag-ubo, pagsagawa ng malinis ng kamay, magsuot ng mask sa mataong lugar at isalang-alang ang pagbabakuna sa pertosis. Ang aktibong paghahanap ng kaso at pagsubaybay ay isinasagawa, at ang mga individual na naghanap ng karagdagang impormasyon ay maaaring makipag-ugnayan sa mga health center o City Health Office. Binigyan din ni Dabadilla ang kahalagaan ng pagkakalat ng tumpak na impormasyon kaagad at ipagtibay ang pangako ng tanggapan sa kalusugan ng publiko sa pamamagitan ng mga proactive na hakbang at may kampanya ng kamalayan. Ang mga nasa likod ng pag-iwas sa mga smuggled na sasakyan ay maharap sa mga kaso dahil sa paglabag sa CMTA ayon sa BOC. Cagayan de Oro City, nakatakdang sampahan ng kaso sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act o CMTA ang mga sangkot sa pagpupuslit ng mga imported na sasakyan mula Japan sa Misamis Oriental. Ito ay matapos mabigo ang consignee na magpakita ng legal na dokumentasyon para sa kargamento na unang dumating sa subport ng Mindanao Container Terminal sa Taguan City noong Pebrero 2024. Ibinigyan ng Customs Cagayan de Oro District Collector Alexandra Lumantad na ang container sa una ay pinapaniwala ang naglalaman ng 55 mga pakete ng ginagamit ng mga ekstrang bahagi ng sasakyan ay natagpuan sa physical na inspeksyon na may hawak sa isang ginagamit na 1985 Suzuki Jimny, isang ginagamit na 2011 Mercedes-Benz G-Class, isang ginagamit na 23 Toyota LC Prado, at isang ginagamit na 1995 Toyota LC Prado. Ang kabuuan halaga ng mga nasamsam na sasakyan ito, kabilang ang mga buwis at iba pang obligasyon sa gobyerno, ay umaabot sa halos 7 milyong piso. Ang Provincial Regional Office 10 ay nakatuon sa kapistahan ng Divine Mercy at ng El Salvador City at Kaamulan Festival ng Bukidnon. Cagayan de Oro City na nanatiling ganap na mapagmatiyag ang kapulisan sa pag-aabang sa pagdiriwang ng kapistahan ng Divine Mercy sa barangay Olaliman, El Salvador City at Kaamulan Festival sa Bukidnon ngayong buwan. Ito ang kinukumpirma ni Police Regional Office 10 Spokesperson Police Major Joan Navarro hinggil sa patuloy na full alert status ng seguridad sa rehiyon. Ipinahayag ng opisyal na ipapatupad ang mga mahigpit na mga hakbang sa seguridad na katulad ng ipinapatupad sa mapayapang obserbasyon ng Semana Santa at Linggo ng Pagkabuhay. Ang Camp Alaga ay nagtala ng 0 na naugnay na mga insidente tulad ng pambobomba at pag-atake ng mga malalambot na target dahil sa mas mataas na pagka-alerto sa mga kaganapan noong nakaraang linggo. Pariyo ang kapistahan ng Divine Mercy at ang Kaamulan Festival ay karaniwang nakakuha ng malaking pulupulutong na mga lokal at dayuhang turista bawat taon nang walang anumang sagabal. Labag ba sa batas ang pangalan Clarksville para sa proyektong pabahay ng gobyerno? Cagayan de Oro City nagdulot ng malaking kontrobersya at kahihiyan para sa lungsod ang desisyon na pangalanan ang isang housing project sa lungsod kay City Mayor Rolando Clarks sa Sitio Pamalihi, Barangay Pagatpat,
nagpahayag ng matinding pagtoto si dating City Mayor Oscar Moreno sa pagbibigay ng pangalan na binabanggit ang mga legal na adlang at mga tulong na tanggapan mula sa gobyerno ng Japan. Nilinaw ni Moreno na bagamat hindi niya inaakusahan si Uy ng anumang maling gawain, nakita niyang napaaga ang pagbibigay ng pangalan dahil nangyari ito bago ang Semana Santa. Sa kabila nito, patuloy na tinutugunan ng pamahalang lungsod ang mataas na backlog ng mga housing units sa pamamagitan ng Clarksville 1 project sa Barangay Pagatpat. Ipinapahayag ni Mayor Rolando Clarks Uy na hindi lamang sa kanya ang desisyon dahil mayroon itong pagsang-ayon mula sa Ahensya ng Pambansang Pamahalaan. Binigyan din niya na ang simula pa lamang ito ng kanyang mga proyekto sa pabahay na may mga plano para sa karagdagang konstruksyon sa hinaharap. Dagdag pa rito, binanggit ni Uy na maging ang mga empleyado ng pamahalang lungsod ay makakatanggap ng mga housing units sa Barangay Lumbya, iniayag niya na magpapatuloy ang proyekto sa mga darating na buwan kung saan ang mga kwalipikadong tauhan ng pulisya ay karapat-dapat ding makinabang sa programa ng pabahay ng gobyerno. Pumunta kami ng Divisoria at nakakita kami ng kakaibang mga customized na mga upuan at ibang klase ng mesa at mga duyan at nakausap natin ang isa sa mga gumagawa nito at magmamayari, kaya halina't panoorin natin to. Ini nga mo ma'am Kuan, mauni siya ang among furniture is 4A synthetic, tintik rattan furniture, pero ga kuan mi siya sa ga manufacture, actually ga manufacture gid ni o ga kuan pun mi siya ga kining ga refer. Kanan yung mga klase sa furniture, sa rattan, synthetic o authentic, kami kapit yan na, wala problema, kami mismo ga manufactured, kami po diba. Kini siya, ang cost naman niya is opposite man niya, kini. Monig po naman is 26,000, tapos nanan niya yung cushion, foam 3 inches, tapos pillow ang back, tapos with glass na ang center table. Binigyan siya kumon nga design, siguro sa karagdayan ni Euro, kami lang ang nag-inuan eh. O tanan niya mga design po, hindi po niya mo customize unsa may mga klase sa mga design nga gusto sa customers para sa ning swing. Kining swing na mo ma'am dilinis siya ingon nga kini piuratan ni siya dilinis siya. Pwede mi mo customize po katong gusto sa customer nga kanang mga kining gitawag nila o synthetic para sa atong mga design na to katong dito nga site. Na mohimo pud mi ginganing ko na may single swing, double swing o bed tanan. Kuan ko dayon kini siyang dining sa mga synthetic, pero ni focus ni karon sa mga synthetic kay ngano ang synthetic karon is pwede na to ma promote siya as an outdoor o dili na to siya makuan sa kini indoor lang siya, kay ang totally ang pure tan dili manggit siya ingon nga bawal mo siya indoor gid siya kay madaot siya sa ulan ma init, pero ang kita promote na mo karon gid is yung pupusan na mo ron is kining synthetic ngano sa mga kuan mga beats mga kuan. O daghan may mga customer na po nga na-deliveran sa mga. So, pwede siya sir, truly rotan ba siya siya? Dili. Gitawag niya siya ang synthetic rotan. Ang synthetic rotan, ma'am, is ang materials na ito ni is plastic. Tapos, ang atuwa na yung gamit sa kini mga materials is kini nga gamit na mo, ang steel niya ni is kini siyang galvanized iron. Pero kung doon na po yung customer yung gusto o katong mga katong kuan delegate o stainless pwede sa namo siya ma kuan sa stainless ranang ko pinabo kini siya copy set ramat au copy set pani namo siya good for to man tapos pang outdoor ni siya sa gani siya nimo makita ga order sa amo ni katong mga medyo nag porta-porta ang gyud uban hotel ana tapos ni kawo sa mo pa customize sila depende sa design o oh yeah. Ang customize is kung naa sila ilang kaugalingon nga design, pwede na mo si himuon ang ilang kaugalingon nga design. Kung gusto po sila nga amo ang design tapos sila mo imukuan sa materials, wala problema, maugya po yan mo ito. At pinakabara po yung mga light. Oh, okay. Sa mga salaset, doon na may ang purata na mo is 45. Oh, with cushion na siya, sitting o back.
like ani nga sistema kanang kwan setting og back ang yahang kwan na pump back na napoy pump center table na anapod glass na pumantapos sila pay amo ipapili sa customize gyapon nga sistema kay sila pay amo ipapili sa color sa kini tela pero kwan ko nga corduroy ang among gamit mas durable ang corduroy niya mas walay comment sa ako sa mga customer so sir more on ani na mo chairs wala pa mga divider o mga kwan na tanan niyo basta ang sa mostly sa divider dili kay man gakwan sa ratan kay dili kay siya ga orderan pero kung dunay customer nga gusto walay problema pero ang sagad na order sa mo sa una katre buto na na dai uban divider ana bitaw oh murag i-package naman to siya Sponsor, kanang gusto na po yung inyo ang supplier diri nga like sa office na pinakadapo ng kumpanya. Ang dili sa Chamin Beach Resort, ang sa Ratan Ana nga kanang mga ingan niyo, ako ana sa amo na siya o sa kwan kini sa upol nga kining upol bitaw nga viewpoint sa Malanang upol ang kanang butang nila deha nga heart nga katong heart nga red bitaw atong pag Valentine's i-order na niya sa amo tapos ang katong decline nga white decline sa katong si Ayan Bridge nga katong color white dito sa Beaudic amo ato cancer kwanto cancer buyet si Sir Buyet mismo mo nagkuan sa ako ato ngalan ni Sir Amirian Tokyo ko ma'am almost located niya siya ma'am sa Tuan meron niya Surya lang doon na kayo at bang dali na kayo siya manukit ma'am kay at bang siya sa Nordeast College at bang kunay sa Jalebi nara na ibis at bang okay muna siya yung mga location na mukhaan pero murang syndrome magin siya sa Debi Surya kay padung maningat to sa Tuan gasto niya Oh, kwan. Ang sistema na muha ni ma'am basta within city limit is free delivery. Ah. Doon ay mga additional nga charges gamay. Pero dili po kayo na ko. Mga gamay lang.
For the National News, ang mga opisyal ng DNR ay naharap sa pagsisiyasa tungkol sa mga konstruksyon sa loob ng mga protektadong lugar. Sa pagdinig ng Komite ng Senado sa pagdami ng mga estruktura sa mga protektadong lugar, bumangon ang pagkabigo ng suriin ng mga senador ang mga representasyon mula sa mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources tungkol sa Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills, Bohol, at mga resort sa paligid ng Mount Apo sa South Central Mindanao. Binigyan din ang issue ang mga alalahanin sa commercial na nagpapaunlad sa mga protektadong lupa at ang papel ng mga opisyal ng barangay sa posisyon ng pag-aproba. Kinukwestiyon ng mga senador ang kawalan ng mga opisyal ng DNR sa mga pivotal na pagpupulong at pagpayag ng kawalang kasiyahan sa pagpapatupad ng mga regulasyon pang kalikasan. Plano ng komite na palawakin ang pagsisiyasat nito sa iba pang mga protektadong lugar na may pagtuon sa paglilimita sa impluensya ng mga opisyal na may nang nayon sa mga aplikasyon ng environmental permit. Hinihikayat ng DPWH na suriin muli ang mga disenyo ng gusali ng paaralan dahil sa mainit na panahon. Hinihimok ni Senador Nancy Binay ang Department of Public Works and Highways o DPWH at ang Department of Education o DepEd na suriin muli ang mga disenyo ng school building para matugunan ang kakulangan sa ginhawa ng mga estudyante sa mga silid-aralan kapag mainit ang panahon. Binigyan din niya ang kalagahan ng pinahusay na bentilasyon mas mataas na kesa mi at update ng mga disenyo ng bintana para sa mas mahusay na daloy ng hangin. Nagpahayag din si Senator Cynthia Villar na mga reservasyon tungkol sa pagpapatupad ng blended learning scheme na nagbibigay din sa kahalagahan ng disiplina at pag-focus ng mga mag-aaral sa kapaligiran ng paaralan. Nananawagan si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel sa Department of Labor and Employment na isalang-alang ang mga pagpapatupad ng work break policy sa panahon ng matinding init katulad ng mga gawi sa ibang mga bansa tulad ng United Arab Emirates o UAE. Sinuportahan ni Binay at Villar ang rekomendasyon ni Pimentel na nagmumungkahi ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa mga aksidenteng naugnay sa init at dehydration tulad ng pagbibigay ng mga pahinga at pagsasaayos na mga schedule ng trabaho. Para sa international news, ang Taiwan ay nakikipagbuno sa resulta ng pinakamahalagang lindol ito sa loob ng 25 taon na inilarawan bilang isang gumuhong bundok. Sa New Taipei City, Taiwan, pinagmasdan na mabuti ni Lu ang mga rescuer na mga nag-navigate sa mga labi ng isang bodega na winasak ng pinakamalakas na lindol sa Taiwan sa loob ng 25 taon na inihalin tulad ang eksena sa isang bundok na gumuho. Matagumpay na nailigtas sa mga rescuer ang 50 na kaligtas mula sa gumuhong gusali na nagsilbing palimbagan at humigit kumulang 60 taong gulang. Ang 7.2 magnitude na lindol ay tumama bandang alas 8 ng umaga lokal na oras na naging sanhi na pagkasira ng gusali sa kabila ng pagwawasak ng mga kalapit na residente ay halos hindi nasaktan kahit na nakaranas silang matinding pagyanig. Ang lindol na nararamdaman sa buong Taiwan ay nagresulta sa hindi bababa sa 9 na pagkamatay at higit sa 800 na pinsala. Ang mga pagsisikap sa pagsagip ay isinasagawa na ang mga awtoridad ay hindi nag-aalis ng mga potensyal na aftershocks sa mga darating na araw.
for the entertainment news. Naging trending topic ang Katden dahil tumanggap si Catherine ng mga bulaklak mula kay Alden. Sa Maynila, umalingaw-ngaw ang social media sa paglabas ng mga larawan online na nagpapakita kay Catherine Bernardo, isang pamilya o kapamilya actress na tumatanggap ng bonggang bulaklak at regalo mula kay Alden Richards, isang kapuso actor. Ang celebrity stylist na si Rosella Tanyedo at ang creative director na si Earl Cimetara ay nagbahagi ng mga larawan at video mula sa isang sorpresang birthday bash para kay Bernardo, kung saan si Richards ay gumagawa ng isang sorpresang hitsura na nagbibigay sa kanya ng mga bulaklak at regalo. Isang video clip na ibinabahagi ni Cimetara ang nakunan sina Bernardo at Richards na magkasamang nag-selfie. Nag-trending ang hashtag na Katden sa microblogging site X o dating Twitter na pumupukaw ng sigla sa mga tagahanga ng dalawang bituin. Dumalo rin si Richards sa star-studded birthday celebration ni Bernardo sa El Nido, Palawan. May bagong relasyon na ba si Sara Labate, sagot ng aktres. Sa Maynila, tinugunan na aktres na si Sara Labate ang mga chismis tungkol sa kanyang relationship status kasunod ng paghiwalay nila ni aktor na si Richard Gutierrez. Ito ay matapos na banggitin ng veteranong showbiz reporter na si OG Diaz sa kanyang YouTube vlog na si Labate ay namataan na kumakain kasama ang isang hindi kilalang lalaki sa Hong Kong na nagdulot ng ekspekulasyon sa social media. Nilinaw ni Labate sa press na bumiyay siya sa Hong Kong para maranasan ang CR puzzle at ang taong na sa kumalat na larawan ay isang kaibigan lang na nakilala niya sa kanyang pagbisita. Binigyan din niya na siya ay kasalukuyang single at pinapayagan ang kanyang sarili na i-enjoy ang kanyang oras. Ipinahayag ni Labate na hindi siya nabigla sa mga negatibong haka-haka na nagsasabi na siya ay nakasanayan na na makituho sa mga makukulay na intriga sa buong buhay niya. Mula sa pagsilang ng kanyang anak na si Zion hanggang sa kasalukuyan at na ang mga naturungang chismis ay hindi nakaabala sa kanya. Sports, si Elwin Ando ang nakakuha ng pwesto sa Olympics na bigo si Hedelyn Diaz na maging kwalipikado. Sa Pocky Thailand na sungkit ni Filipina white fighter Elwin Ando ang kanyang pwesto sa Paris Olympics matapos ang makamit ang pinakaasam-asam pag-angat ng 228 kilos sa 59 kilo weight category sa International Weightlifting Federation o IWF World Cup noong Miyerkules. Sa snatch na 100 kilo at clean and jerk na 128 kilo, ipinahayag ni Ando ang kanyang kagalakan na nagsasaad na nagbunga ang kanyang mahigpit na regimen sa pagsasanay at buong tiwala siya sa kanyang mga kakayahan. Ang kanyang tagumpay, gayunpaman, ay nangangahulugan na pagtatapos ng Olympic road para kay Hedelyn Diaz Naranjo, ang unang Olympic gold medalist ng Pilipinas na nag-aagawan para sa kanyang ikalimang Summer Games appearance. Sa kabila ng mas mataas na rango ni Diaz Naranjo sa pagpasok ng World Cup, nalampasan ni Ando ang kanyang kabuoang angat na 224 kilo. Isang atleta lamang sa bawat klase ng timbang ang maaring kumakatawan sa isang bansa sa Olympics. Habang nagpahayag ng pasasalamat si Diaz Naranjo sa suportang natanggap niya sa Thailand, nakatutok ngayon si Ando sa pag-uwi ng medalya mula sa Paris na nakatutok sa anumang kulay ng medalya. Si Ando na dating sumasabak sa Tokyo Olympics noong 2021 ay sumama kay Jan Siniza bilang pangalawang lifter na nag-qualify para sa Paris habang si
Rose G. Ramos ay nananatiling nakikipagtalo para sa isang pwesto din sa Summer Games. Sa PBA, si Calvin Agueva ay tatanggap ng isang larong suspension at multang 20,000 pesos dahil sa pagkumpas ng kanyang gitnang daliri. Inihayag ni PBA Commissioner Willie Marcial ang pagsususpende kay Calvin Agueva sa isang laro at pinatawan ng multang 20,000 pesos matapos itaas ng Magnolia Forward ang kanyang gitnang daliri patungo sa isang fan sa laro ng Hot Shots laban sa Ginebra noong Linggo. Dinalaan ni Marcial si Agueva sa mga karagdagang kahinatnan kung uulitin niya ang gayong pag-uugali na idiniin na ang mga parusa ay magkakabisa kaagad. Dahil sa suspensyon, maglalaro ang Magnolia nang wala si Agueva laban sa NLEX Road Warriors sa Sabado. Ibinunyag ni Marcial na ang mga aksyon ni Agueva ay pinukaw ng verbal abuse ng isang fan, pinayuhan niya ang manlalaro na tugunan ang mga alalahanin sa mga referee o officials sa mga sitwasyon sa hinaharap. Ipinapaalam ng liga sa Magnolia ang mga parusang ipinataw kay Agueva. Ang insidente ito ay kasunod ng kamakailang kontrobersya na kinasangkutan ni Agueva na kinukot siya ang pisikal na kapansanan ng isang coach at nagkaroon ng alitan sa bibig sa asawa ng isang manlalaro sa nakaraang laro. Para sa international feature, opisyal na idiniklara ng Forbes si Taylor Swift bilang isang bilyonaryo. Opisyal na nasumali si Taylor Swift sa Billionaire Club na kinumpirma ng Forbes noong Martes na may tinatayang kayamanan na lampas sa 1 bilyon. Kinikilala si Swift bilang unang artist na nakamit ang billionaire status sa pamamagitan lamang ng kanyang musika, hindi tulad ng ibang mga heavyweight sa industriya na magkamal ng yaman sa pamamagitan ng iba't ibang venture. Ang kanyang kayamanan ay naugnay sa kanyang malawak na katalog ng pagsulat ng kanta at ang tagumpay ng kanyang bilyong dolyar na Eras Tour na ginawa ang kasaysayan bilang ang pinakamataas na kita na tour kamakailan. Bilang karagdagan sa kanyang mga tagumpay sa musika, nagmamay-ari si Swift ng mga maalagang real estate property sa iba't ibang lokasyon. Noong nakaraang taon, nakakuha siya ng pansin para sa kanyang personal na buhay kabilang sa isang mataas na publicized ng relasyon kay Travis Kelce ng Kansas City Chiefs. Sa kanyang napakalaking social media na sumusunod at apat na fanbase, ang impluwensya ni Swift ay lumalampas sa industriya ng musika na umaakit ng atensyon mula sa iba't ibang sektor kabilang ang politika. Sa kabila ng mga kontrobersya at legal na labanan sa kanyang katalogo ng kanta, patuloy na nangingibabaw si Swift sa eksena ng musika kasama ang kanyang ika-11 studio album na nakatakdang ilabas sa lalong madaling panahon at ang kanyang kumitang Eras Tour ay inasang lalampas sa 2 bilyong marka sa 2024. Para sa national feature, Manila, magpakasawa at iba pang authentic Filipino dishes tulad ng dinuguan, matamis at manghang na kaldereta, Bicol Express, inihaw na pusit, suman, pitong saging at iba pang bagong lungsod na Philippine Experience sa Intramuros at Rizal Park, pinangunahan ng Department of Tourism o DOT sa pakikipagtulungan ng Intramuros Administration at National Park Development Committee. Ang inisiyatiba na ito ay naglalayong ipakita ang mayamang culinary heritage ng Pilipinas. Binigyan diin ni Kalihim Cristina Fosco ang pagkakataon para sa mga domestic at international na turista na tikman ang lasa ng Pilipino mula sa buong bansa.
ang paglulunsad ay kasabay ng Filipino Food Month 2024 na kinikilala rin bilang buwan ng kalutong Filipino na nagpapatibay sa kahalagahan ng lutuing Filipino bilang isang kultura o cultural treasure. Ang kaganapan ay dinaluha ng iba't ibang mga opisyal ng gobyerno, mga diplomatikong kinatawan at iba pang mga dignitaryo na nagbibigay diin sa pangako ng DOT sa pagpapataguyod ng Filipino culinary arts at pagpapahusay ng mga karanasan sa turismo. Bukod pa rito, ang pagdaragdag ng Philippine Experience sa Hope on Hope of Buster Road ay nangangako na gagawing mas makaakit-akit ang pamamasyal sa Maynila. Para sa trivia, ang kasaysayan ng tinta. Ang tinta na sinubaybayan ang mga pinagmula nito noong humigit-kumulang 4005 BC taon ang makalipas ay malayang naimbento na pareho mga Egyptian at Chinese. Binuo ang dalawang pangunahing elemento, pigment at karir. Ang tinta sa simula ay gumamit ng uling o suot mula sa apoy bilang pangunahing pigment na karaniwang nagre-resulta sa paggamit ng itim na tinta. Sa pag-unlad ng teknolohiya, lumilitaw ang iba't ibang mga pigment at karir na nakabantay sa petrolyo na binago ang industriya ng pag-print noong unang bahagi ng 1900s. Gayunpaman, sa gitna ng crisis sa langis noong 1970s, ang paghangad ng mga alternatibo ay humantong sa paglitaw ng mga eco-friendly na option tulad ng soy-based at vegetable-based na mga tinta na pinupuri para sa kanilang pagpapanatili at nabawasan ang epekto sa kapaligiran. At iyon ang nakuha namin impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood. Please subscribe, follow, like, and share Pinoyrap sa YouTube channel. At maraming salamat sa panunood ng Pinoyrap News Channel Cagayan de Oro. Muli, hinihiling po namin na isa pa na suportahan at mag-subscribe at i-on ang notification para sa higit pang mga updates at impormasyon. Maraming salamat at magandang araw!